Magandang hapon po. Patay ang siyam na miyembro umano ng teroristang grupong Dawla Islamia Malte sa enkwentro sa Lanao del Sur. Apat na sundalo naman ang sugatan sa sagupaan. Nangyari po ang bakbakan sa gitna ng operasyon ng 7th Company ng 3rd Scout Ranger Battalion ng Army para tugisin ang mga suspect sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 3. Apat ang patay at nasa 40 ang sugatan sa naturang pambobomba. Ayon kay Army Spokesman Colonel Louis De Maala, 15 miyembro ng teroristang grupong kanilang nakasagupa sa magkahiwalay na enkwentro sa bayan ng Piagapo noong Webes at Biyernes. Narecover ang mga sundalo ang hindi bababa sa 8 high-powered firearms at isang IED o Improvised Explosive Device. Ang 4 sundalo namang sugatan nasa maayos sa kalagayan na ngayon. Dahil sa nangyari, sinailalim sa red alert na militar ang Lanao del Norte at Lanao del Sur. Very significant development ito dahil yung mga may direct participation sa MSU bombing ay na-neutralize na. At ito yung mga experience na operatives nila. Lalo na yung isa na marunong gumawa ng bomba. So yung impact nito sa grupo, yung kanilang capabilities will be weakened. Isang dayuhan ang arestado dahil sa umano'y investment scam. Pangako niya sa mga biktima, titriplehin daw ang pera. Pero ang ibibigay, peking dolyar. Nakatutok si John Consulta. Hindi na nakapalag ang Cameroonian national na si Valerie Yonga nang arestuin siya ng mga tauhan ng Makati City Police at Bangko Sentral ng Pilipinas sa isang coffee shop sa Makati. Nakuha sa dayuhan ang mahigit 20,000 US dollars na pawang mga peke. Subong ng komplainan sa Makati Police, iningganyo siya ng suspect na mag-invest ng 6 bilyong piso sa kanyang negosyo basta't magbigay ito ng 500,000 pesos para mapabilis ang proseso. At ang perang kanyang ibibigay, tatapatan nila ng dolyar na kanila pang pararamihin. Sasabihin nila na bago nila ibibigay yung pera na malaki na para ma-invest nila sa'yo, ishihingan ka pa ng fee para mapabilis yung pag-process ng pagbibigay nila ng investment. Itong suspect na nahuli po natin ay kasama sa isang organized na grupo kung saan ang kanila pong modus ay gumagamit ng particularly fake US dollar banknotes. Yung certain amount of investment na binigay sa kanila, magiging triple pa daw. Depensa ng suspect. I didn't have dollar, sir. I didn't give dollar to anyone, sir. Sa ngayon, umabot na sa 3 negosyante ang nabiktima raw sa black dollar at investment scam ng overstay na dayuhan na naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kung anong iminahal ng presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan, ganun naman ibinaba ng presyo nito sa mga sakahan sa ilang lalawigan. Ang bentahan sa Pangasinan, 10 piso lang daw ang kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isang buwang supply ng sibuyas ang pinamili ni Aling Elsa nang makitang ibinebenta ito ng tig 100 pesos kada kilo sa Divisoria, Maynila. Mura raw ito kumpara sa ibang pamilihan. Magkano ba sa Cavite? Medyo mahal eh, 150, ganun, 160, 175. Depende, 100 lang po. 100 lang po. Malaking bagay po sa amin. Budget po. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa ng hanggang 170 pesos ang kilo ng sibuyas. Sa datos naman na nakalap ng Federation of Free Farmers Cooperative, may mga nagbibenta pa ng 200 hanggang 220 kada kilo sa ibang lugar. Habang ang imported na sibuyas, naglalaro sa 80 hanggang 120 pesos. Hindi naman lahat ng tao tinitingnan ang quality. Ang tinitingnan nila doon ang presyo. Kaya ang tao kung saan medyo mas mababa, doon ngayon sila pupunta. Habang mataas ang presyo sa mga pamilihan, bagsak presyo naman sa mga sakahan. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative sa Bayambang, Pangasinan, na sinasabing pinakamalaking producer ng sibuyas sa probinsya, nasa 10 to 50 pesos lang ang kada kilo ng sibuyas. Ayon sa FFF, hindi dapat sumabay sa panahon ng anihan ang pagpasok ng imported na sibuyas sa bansa. Pagka panahon ng anihan, ang tendency talaga ay mababa yung presyo ng sibuyas. Kung sabayan mo pa ng
onion imports, which will add to the supply, lalong babagsak ang presyo ng onion. So yun na po nangyari. Sa monitoring naman ng Samhang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 60 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa Pangasinan. 20 hanggang 25 pesos per kilo ang puting sibuyas. Wala raw problema sa supply dahil nagsisimula na ang anihan ng puting sibuyas at nakatakda na rin sa Marso ang anihan ng pulang sibuyas. Wala naman daw problema ang mga magsasaka sa epekto ng tagtuyo. Wala, nasa 60 to 65 pesos, puti sa 20 to 25 pesos. Siyang sikap ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng DA ukol dito, pero wala pa silang tugon. Naunang iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ipagpaliban muna ang importasyon ng sibuyas hanggang Mayo. Maaari pa yang mapalawig hanggang Hulyo. Pwede rin daw makatulong ang DA sa pamamagitan ng paghahanap ng merkado para sa mga sibuyas na tanim ng local farmers. Kung kaya ng Department of Agriculture na tumulong po sa pag-absorb ng onion harvest at let's maybe i-supply po ito sa mga Kadiwa stores. The longer term problem solution siguro dito is yung magkaroon talaga ng sariling cold storage sa facilities ng ating mga magsasara. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Posibleng mas dumami pa ang lugar sa bansa na nakararanas ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, dahil sa mas kumaunting pag-ulan, kaya mahigit 50 probinsya ang inaasahang makararanas ng tagtuyot pagsapit ng Abril. Sa ngayon, batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may tagtuyot na sa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales, bunsod ng El Niño. Kabilang sa inihandang solusyon ng gobyerno, ang cloud seeding at paggawa ng mga catch basin at dam. Magpagas na habang maaga, may nakamba po kasing big time fuel price hike sa susunod na linggo. Ang tansya ng Uni Oil, 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos per liter na dagdag sa kada litro ng gasolina at hanggang 1 peso and 20 centavos per liter sa presyo ng diesel. Nauna na nagbabala sa nakaambang price hike si Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Isa raw sa mga dahilan ang pagbaba ng oil inventory ng Amerika ngayong winter season dahil sa mga nagyayelong oil well. Naglabas na ng listahan ng Bureau of Customs sa mga local at foreign forwarding company na may record na raw ng pag-aabandona ng mga balikbayan box. May inilatag ding hakbang ang ahensya para maibsan ang problema sa mga hindi nakakarating na padala. Nakatutok si Chino Gaston. Halos buong taon daw pinag-ipunan ng OFW na si Zaldi Pahati ang mga pasalubong sa mga anak at magulang. Apat na balikbayan box daw ang ipinadala niya noong Mayo pa ng nakaraang taon. Pero isa lang daw ang nakarating sa kanyang pamilya sa Kalumpit, Bulacan. Sa litratong ito nakuha noong nakaraang taon sa loob ng warehouse sa Bulacan, kung saan iniipon ng mga balikbayan box, makikita ang kanyang nawawalang padala. Isa sa nag-claim ng box ang nag-take ng picture na yon. And then, take ng picture, nakita ko yon, yun yung saktong box ko. Ayon sa Bureau of Customs, ang pangunahing dahilan kung bakit nadidelay o di nakakarating ang mga balikbayan box, nagkakaproblema ang foreign forwarding company at kanilang local Filipino partner. Tulad na lang, kung hindi mabayaran ng foreign forwarder ang local deconsolidator, wala rin daw itong pambayad para ma-release ang shipment. Karamihan ng may mga problema, mga forwarding company mula Middle East. Nagtuturoan yung consolidator and their deconsolidator. The deconsolidator, by the way, is the local counterpart. Kaya natin nasabing parang modus na nung minsan ng iba. Pagdating dito, magpa-file agad yan ng Affidavit of Express Abandonment. Sinasabi na nila na hindi na kami interesadong kunin yan. Sabi ng Customs, umabot sa 10,000 balikbayan box ang inabandon na sa Customs noong nakaraang taon. Pero nagawa naman daw ng paraan ng BOC at na-deliver ang higit 9,500 na boxes. Para maibsan ang problema ng mga pasaway na kumpanya, pinagpa-file ng 2 million pesos na bond ang mga ito bago payagang maging deconsolidator. May Memorandum of Agreement na rin ang BOC sa Department of Migrant Workers para doon pa lang sa ibang bansa, masampahan na ng reklamo ang foreign forwarding companies.
Payo pa ng customs, huwag nang gamitin ang forwarding companies na may record ng pag-abandona ng balikbayan boxes. May inilabas silang listahan sa kanilang social media pages ng local at foreign forwarding companies na may record ng pag-abandona sa balikbayan boxes. Kung may nawawalang balikbayan box, isumbong lang daw sa social media pages ng BOC o tumawag sa numerong 870-56-000. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Matapos magulat sa malakas na kalabog, tumambad sa mga gwardyang rumesponde ang katawan ng isang lalaki, Korean national, na nahulog mula sa ikalawang palapag ng isang gusali sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isinugod siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Ayon sa ilang saksi, tila lasing umano ang biktima na pauwi na raw sa kanyang tinutuluyan. Patuloy ang investigasyon. Disgrasya ang inabot ng isang motorcycle taxi matapos nitong i-overtake ang papalikong kotse sa Makati City. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Mag-alas 12 ng hating gabi, makikitang bumagal ang takbo ng sasakyang ito. Mag-u-turn sana ang sasakyan sa bahaging ito ng JP Rizal Avenue, Barangay Poblasyon, Makati City. Pinauna muna niya ang isang motorsiklo. Pero bago patuloy ang makaliko, sumalpok na sa kanya ang isang motorcycle taxi. Tumilapo ng parehong sakay ng motorsiklo. Agad dumating ang mga rescuer at dinala sa ospital ang angkas na nagtamo ng mga sugat. Sugatan din ang motorcycle taxi rider na tumanggi magpakilala. Aniya, hindi niya nakita ang nag-u-turn na kotse matapos mag-overtake sa isang taxi. Nag-u-turn kasi siya ng alanganin, sir. Nasa kanan siya, nasa kaliwa yung taxi. Ano, makikita, andun ako sa gitna. Ang driver ng kotse nagulat daw na may sumulpot na motorsiklo. Tinignan ko, syempre, kung clear yung kanan at kaliwa ko. So nakita ko naman may taxi na nasa likod ko. Pagkakabig ko, nakita ko na sa side mirror ko, clear naman. Nung pagliko ko mismo, nagulat na ako, bigla nang sumalpok yung motor. Sa kabilang linya nitong JP Rizal Avenue, nangyari itong aksidente. Ang gusto ng kotse, mag-U-turn para makapunta sa bahagi ng EDSA. Ang kaso, may rider na nag-overtake na nauwi nga sa disgrasya. At ayon sa investigador, ay pareho silang may mali. Dahil kung mapapansin natin, solid line ang meron dito sa JP Rizal Avenue. Ibig sabihin, bawal mag-U-turn, bawal rin mag-overtake. Aminado ang parehong panig sa kanilang pagkakamali, kaya nag-areglo na lang ang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Maging ang India, kakampi raw ng Pilipinas sa pagprotekta sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At para mapalakas nga raw ang arsenal ng ating militar, nalalapit na ang delivery ng BrahMos cruise missiles na inorder ng bansa. Nakatutok, si JP Soriano. Sa pagdiriwa ng 75th anniversary ng Republic Day ng India, inanunsyo ng kanilang ambassador ang buong suporta ng India sa pagtataguyod ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Inalmahan din ng ambassador ang anyay mga panggigipit sa Pilipinas sa mga katubigang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. India stands shoulder to shoulder with our Filipino friends in working towards a shared objective of a peaceful and stable Indo-Pacific. We have and will continue to support each other in multilateral forums. We reject coercion and intimidation. Suportado rin daw ng India ang pangangailangang pandepensa ng Pilipinas, kabilang diyan ang pag-procure ng Pilipinas ng BrahMos cruise missiles para mapalakas ang arsenal ng Armed Forces of the Philippines na ayon mismo sa Indian Ambassador ay nalalapit na ang delivery. Well, we're working towards the earliest possible arrival. I don't have a timeline at this moment, but it's going to be soon. Handa rin daw tumulong sa maritime defense capability ng Pilipinas ang INS Kadmat, isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na anti-submarine warfare corvette ng Indian Navy na dumaong sa Maynila nitong Disyembre. Kung may joint patrol operations ang Philippine Navy at ibang bansa, handa rin daw lumahok o makiisa ang India. We have an extensive training cooperation. We would like to see joint exercises between our navies. We hope that can happen soon. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hindi lang sa aspeto ng depensa ang magiging kooperasyon ng Pilipinas at India ngayong taon. Trade, investment, cultural. So
lots of things. Very a growing, vibrant relationship. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mas malalaking action scenes at bardagulan ang aabangan sa pinakabagong season ng Walang Matigas na Police sa Matinik na Misis this February. Yan ang chika ni Lars Santiago. Na-miss nyo na ba sila? Huwag mag-alala dahil malapit nang magbalik ang hit action comedy series na Walang Matigas na Police sa Matinik na Misis. Dahil sa tagumpay ng season 1, naging malaking hamon daw para kay Senator Bong Revilla Jr. at sa bumubuo ng serye kung paano hihigitan ang season 1. Ang resulta, mas malalaking action scenes kasama na ang kahanga-hangang car stunts, fight scenes at bardagulan ng mahigit 20 artistang kasama sa cast. I'm very, very happy sa naging turnout nitong season 2. Talagang mas masaya, mas malaki, mas magagaling. Basta hindi kami mapapahiya sa inyo. Mas marami pang aksyon, mas marami pang katatawanan. Handa nyo na yung mga panga nyo at sasakit kayo sa kakatawa talaga. Sa Grand Media Conference, nagsama-sama ang mga dati at bagong cast gaya ni Herlin Budol, Lizelle Lopez, Kelvin Miranda at Celeste Cortesi. Dapat din daw abangan ang pagpapalit ng role ng mga karakter ni Nabong at Beauty. Si Beauty bilang si Gloria na isang pulis at si Bong bilang si Tolome na proud house husband. Yan ang dapat nilang abangan kung bakit. At nako, pag nalaman nyo, mas maingganyo kayo kung bakit pa napunta sa ganun na sitwasyon si Tolome. Baka siya na yung sisigaw ngayon ng Gloria! Dahil maraming action scenes, hindi rin maiwasang magkaroon ng aksidente sa set. Isa na riyan ang aksidenteng pagkakasundot ng daliri ni Beauty sa mga mata ni Bong. Kaya kailangang dalhin ito sa ospital. Especially, I got operated na sa mata. So, talagang ano, yun lang ang sinabi ng doktor, basta wag lang tatamaan yan. Tatamaan siya, oh my God. Pero I'm so happy. God is so good. He saved my life. Ay, Diyos ko Lord, gusto ko talaga mawala at matunaw that time. But ang bait-bait ni Sen, talagang sabi niya, don't panic, I'll just go to the hospital. Pero deep inside, I'm panicking na talaga. And I'm so happy na he went back and he made me calm na everything's okay. Mapapanood ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis dito sa GMA tuwing Linggo, 7:15 ng gabi simula sa February 4. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Patay ang dalawang lalaking menor de edad sa Pinamungahan, Cebu. Nabagsakan sila ng nabaling puno habang nagkukwentuhan or habang kukwentuhan noon ng dalawang biktima ang apat na kaibigan. Isinugod naman sa ospital ang babaeng isa sa kasamahan nila. Ayon sa pulisya, posibleng dahil sa malakas sa hangin kaya nabali ang puno na may taas sa 30 talampakan. Dumalo sa isang prayer gathering ang ilang senador at doon muli nilang iginiit ang pagtuto sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Mula sa North Sagaray, Bulacan, nakatutukla si JP Sarian. JP? At Pia, narito nga tayo ngayon sa Bulacan at nakatatapos-tapos lang ng programa kung saan nga dumalo sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe, Pia Cayetano at Ivy Marcos at nanawagan nga sila sa publiko na huwag magpanilang sa mga taong nasa likod na nagsusulong ng People's Initiative. At Pia, mga kapuso, sa harap nga ng mga dumalo sa pagtitipon ng Jesus is Lord Worldwide sa North Sagaray, Bulacan, idinaan sa dasal ni Senadora Ivy Marcos ang mga patutsada sa mga anyay demonyo sa palasyo na umaaligid sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Walang binanggit si Marcos kung sino ang tinutukoy niya. Kasunod ito ng pag-alma ng senadora at iba pang senador sa isinusulong na People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Ipinagdasal din ni Senadora Marcos si Vice President Sara Duterte na tutol din sa People's Initiative. Si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva
ipinanawagan sa mga dumalo sa pagtitipon na huwag magpaninlang o magpapalinlang sa mga nagsusulong daw ng People's Initiative na ang layunin anya ay lokohin ang taong bayan para isulong ang mga pansariling interes. Ayon kay Noel Oñate ng pirma na nasa likod ng People's Initiative, aabot na sa mahigit 7 milyong pirma ang nakolekta nila. Pero ayon kay Senadora Grace Poe, may mga natanggap silang reklamo na niloloko ang mga pinapipirma at tinatakot na hindi mabibigyan ng mga itinakdang ayuda. Nagpulong na ang mga senador kaugnay sa planong tsa-tsa, pero ang detalye nito ay bahagi raw ng executive session kaya hindi pwedeng isapubliko. Sabi pa ni Senadora Pia Cayetano, hindi anya tunay na People's Initiative ang isinusulong ng mga congressman sa Kamara dahil pilit aniyang inaalis ang karapatan ng mga senador na bumoto ng hiwalay sa mga nais baguhin sa konstitusyon. Narito po ang kanina mga pahayag. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Nais namin sabihin sa inyo ano ang epekto ng masamang hangarin ng mga naghaharing uri at gustong manatili sa pwesto. Gusto ko rin manawagan sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot doon sa mga nagsasabing hindi kayo bibigyan ng ayuda, hindi kayo bibigyan ng tulong, sapagkat karapatan ninyo na makatanggap niyan. Eh di magsabi yung ibang tao ng totoo, ano bang gusto nilang gawin, ano ba balak nila gawin sa Constitution. It is our job to have hearings and to have debate. Hindi yung magpapapirma ng pilitan. Andito po kami, si Joko sa inyo, ang bayan. A strong sense of unity and... At hiningan din namin ng pahayag si Senadora Marcos sa naging reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez na nagsabing walang basihan ng paratang ni Senadora na ang House Speaker ang nasa likod ng pamimigay ng aabot sa 20 milyong piso kapalit ng pagsusulong ng People's Initiative. Kalma! Kalma lang muna. Inhale, exhale! Dahil sa Martes pa ang hearing. Huwag kayo nagsisigaw, deny to death, explain to death. Kalma lang muna. Ako, tinanong natin si Senadora Marcos kung saan ba siya dadalo bukas at magkasabay kasi ang gagawing launch ng bagong lipunan ni Pangulong Marcos kung saan inaasahan siyang dadalo sa Quirino Grandstand at ang Anti-People's Initiative Rally sa Davao kung saan inaasahan namang dadalo si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senador Marcos, abangan na lang daw bukas kung saan siya pupunta. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong wanted sa mga kasong rape at pangmamolestya matapos maaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Metro Manila. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Hindi lang ordinaryong pagsakay ang pakin ng mga pulis sa pedigab na ito sa boundary ng Navotas at Caloocan. Target talaga nilang madakip ang driver nito na si Manuel Cristobal Jr. Wanted siya sa Giwan Eastern Samar dahil sa kasong statutory rape. Ayon sa Regional Special Operations Group ng NCRPO, 2 taon din nagtago sa Metro Manila ang suspect. Nahuli po namin siya kasi nagpapanggap siya na pedicab driver at siya yung hinahanap natin na matagal na. Sinikap ng GMA Integrated News na makuna na payag ang suspect pero nailipat na siya ng kulungan. Ano, Jim? Kumusta, my friend? Ha? Pusasan mo, basahan mo ng karapatan niya. Wala namang kawala sa mga pulis si John Mark Lacerona nang madakip sa Manila. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa panggagang rape sa isang senior high school student sa Taguig. Depensa ng suspect. Naghinuman lang po talaga kami, sir. Yun lang po. At nagkwentuhan. Wala po kaming ginagawa dun sa babae. 2 years ago yung mga krimen nila actually. Doon nila ginawa yung kahalayan at ngayon lang natin nahuli dahil nagtago nga sila. Sa overpass naman sa Quezon City, na-corner ng mga pulis ang suspect na si Archie Balse. Minulest sa umano niya ang isang babaeng 11 taong gulang sa Taguig sa kasagsagan ng bagyo noong September 2023. Tatanggapin ko po, pagdudusahan ko po yung nagawa kong kasalanan
Kung sakaling mapatawad po ako, sana bigyan po ako ng pagkakataon po ulit na mapagbago po. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May pampagaan sa trabaho ng mga public school teacher. Tatanggalan na sila ng administrative tasks alinsunod sa bagong kautusan ng DepEd. Pero ang tanong ng ilang guro, sinong sasalo sa mga trabahong may iwan nila? Nakatutok si Katrina Son. Ang mga guro, bukod sa nagtuturo, madalas may iba pang tungkulin sa eskwelahan na kung tawagin ay administrative task. Kahapon, inilabas ang DepEd Order 002. Dito, tinatanggal na sa mga guro ang mga administrative task para makatutok sa pagtuturo. Naayon daw ito sa matatag agenda ng DepEd kung saan pinapahalagahan ang kalidad ng basic education sa bansa habang pinopromote ang kalidad at kapakanan ng mga guro. Magiging epektibo raw ito 60 araw matapos mailathala ang kautusan. Ikinatuwa naman ng grupong Philippine Business Education o PBED ang hakbang ng DepEd. Solusyon daw ito sa anilay learning crisis sa bansa. Pero si Teacher Raymond Bongalos ng Manggahan Elementary School sa Pasig, nag-aalala kung sino ang papalit sa kanyang admin work. Tumatayo kasi siyang custodian ng paaralan at namumuno rin sa disaster management. Mas mahirap po ngayon. Lagyan na ng mga tatao. Tatao doon. Ang nangyayari kasi programa. Wala naman talaga pang taong uupo. Mas mahirap daw ang sistema lalo't full load na siya sa mga subject at class advisor na rin siya. Ito rin ang inaalala ni Teacher Ariel Martinez na school librarian din. Sana raw ay magtalaga muna ng mga admin personnel sa mga paaralan bago ito ipatupad. Imbes daw kasi na makatulong ito, mas nahihirapan daw silang mga guro. Kung merong silang papadalang mga kukuha ng task na yun, mas maganda kasi mas yun yung expertise nila. Eh kami, teacher. Para sa ibang teacher groups, kailangan talaga munang mag-hire ng sapat na personnel para mapunan ang mga mababakanting admin task. Parang magical word, parang bigla kagad mawawala yung aming admin task. Sa totoo lang, yung 10,000 na hindi sapat para dun sa 47,900 na teachers, schools, na kung saan, yun naman dapat . Panawagan din nila na sana mas mapagtuunan ng pansin ng DepEd ang talagang mga pangangailangan ng mga guro tulad ng dagdag sahod at maayos na mga benepisyo. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang DepEd kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nakangangatog pong lamig ngayon. Naitala ngayong araw ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Cuddle weather para sa ilan at sweater weather naman para sa ibang naisulitin ng ginaw outdoors. Tulad na lang sa Tanay Rizal kung saan nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, gano'ng kalamig? Nako, Ivan, napakalamig ngayon dito, no? And if you want to put the stress away, pwede nang gawin yan ng hindi magpakalayo-layo dahil just a few hours away from the metro, mapupuntahan ng Tanay Rizal para makapag-relax, unwind at damhin ang lamig ng panahon. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa iyong mga jacket nitong Pasko? Pwede pang isuot yan sa lamig ng panahon dito sa Tanay. Ang grupong ito mula Valenzuela na namasyal ngayong weekend, todo jacket at labas ng balabal sa lamig ngayon. Malamig! Ang ganda! We are celebrating our birthday. Kung gusto mo naman to be one with nature, perfect ang spot sa view deck ng resort na ito. Dahil bukod sa kitang-kita ang ganda ng nature, kita rin ang Sierra Madre, kaya naman panay ang posing ng mga nandito ngayong Sabado. Fresko pong hangin, masarap yung pagkain. Pwede ring mag-camping dito at overnight stay. Kung may kasamang kids, pwede silang maglaro at mag-enjoy sa inflatable playground o di kaya magpakain ng isda. Good news din sa mga fur parent dahil welcome dito ang kanilang mga fur baby. Imbis na beach outfit, panlamig na damit ang suot ng mga nakatira malapit sa dagat sa Santa Ana, Cagayan. Naudlot pa nga ang planong mag-swimming ng ilang bumisita sa beach. Bahagyaring maalo ng dagat. Ayon sa PAGASA, maginaw ngayon sa mga coastal areas sa Batanes at Cagayan dahil sa amihan.
Sa Baguio naman, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw, na sa ngayon ay pinakamababa habang amihan season pa ayon sa PAGASA. Sa Metro Manila naman, naitala rin ang malamig na temperatura kaninang umaga na 19.9 degrees Celsius. Ivan, mas masarap daw damhin ang lamig ng panahon dito sa Tanay habang umiinom ng mainit na kape at tinitignan ang ganda ng nature. At yan ang latest mula rito sa Tanay Rizal. Balik sa iyo, Ivan. Enjoy mo ang lamig dyan, Jamie. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Viva Santo Niño pa rin. At ngayon naman, mga Ilonggo ang nagdiriwang. Bumida rin po ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga Ilonggo sa mga pasabog na performance sa Dinagyang Festival. Mula sa Iloilo City, nakatutoklan si Zen Kilanta ng Dinagyang No TV, One Western Visayas. Zen? Pia Halabira, Iloilo, Viva Senyor Santo Niño! Ngayong weekend, ang highlight ng Dinagyang Festival 2024 kung saan nasaksihan ang makukulay na performances sa kasadyahan at sa kabanwahanan. Makukulay na costumes, energetic na performances. Yan ang pasiklaban ng siyam na grupo sa kasadyahan sa kabanwahanan sa Iloilo Freedom Grandstand. Nagmula sila sa iba't ibang bayan ng Iloilo. Highlight ng performance ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga Ilonggo. Kahapon naman, isinagawa ang fluvial procession sa Iloilo Strait patungong Iloilo River sa Mulliluni kung saan inilibot ang replika ng imahe ni Señor Santo Niño de Cebu. Bukas, muling maririnig ang tunog ng drums sa Dinagyang Tribes Competition. Nagpapatuloy ang Dinagyang activities dito sa Iloilo City at ngayong gabi ay inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto sa San Jose Parish Cluster para sa isasagawang religious sadsad. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Pia. Viva at maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Voluntary o di kaya donasyon ang mga pondong gugugulin para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Quirino Grandstand bukas. Tugon ito ng Presidential Communications Office sa puna ng grupong Bayan Muna sa programa. Ayon kasi sa chairman ng grupo na si Nery Colmenares, sinabi raw sa kanya ng mga nakausap niyang barangay at SK officials, gagamitin nila ito para itulak ang charter change at palabasing pabor sa tsa-tsa ang mga pumunta. Itinanggi naman yan ng Presidential Communications Office. Definitely not. This is an activity by the Executive Department for the Covenant of Bagong Pilipinas. Yung charter changes, sir, nasa teritoryo na yan ng Congress. Hindi na yan part ng executive responsibilities. Inaasahan magtatalumpati ang Pangulo para ihayag ang mga proyekto at commitment nito na mapabuti ang serbisyo sa taong bayan. Magkakaroon daw ng serbisyo fair na may hatid na government services sa mga dadalo. Samantala, sa Davao City naman, may candlelight prayer rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park sa Davao City bukas. Layon daw nitong isulong ang transparency, accountability, kapayapaan at seguridad sa bansa. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Reunited sina John Lloyd Cruz at Bea Alonso sa birthday celebration ni Sparkle Artist Center Creative Consultant Johnny Manahan o Mr. M. Spotted sila together in one frame sa IG post ni Bea kasama ang iba nilang showbiz friends. Nabalot naman ng hiyawan ang Manila concert ng South Korean rock band na The Rose. Alive na alive ang Big Dome kagabi sa dami ng Pinoy fans na nanood ng kanilang Dawn to Dusk concert. Masaya ang banda sa pagbabalik nila sa bansa at sinabi rin nilang mahal nila ang kanilang Pilipino fans. Inamin ng Tambalang Barda o Barbie Forteza at David Licauco na na-challenge sila sa upcoming GMA drama series na Pulang Araw, ngayong sumasabak na sila sa taping. Si Barbie na-challenge sa pagta-tap dance habang si David naman nahihirapan sa intonation ng kanyang character. Excited naman ang dalawas na makatrabaho ang Japanese actors at mapag-aralan ang Japanese culture.
Speaking of Japanese, magko-concert sa Pilipinas ang sikat na Japanese rock band na Rad Wimps sa May 1. Bahagi ito ng The Way You Yawn and The Outcry of Peace World Tour. Sila ang kumanta ng mga soundtrack ng ilang sikat na animated films tulad ng Your Name at Weathering With You. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.